pan-checking dito mga beshies, meron nga Empire Peak Lending Investor. Registered nga sa Securities and Exchange Commission. Hanggang 50,000 pesos nga daw yung pwedeng mahiram. Hello guys! Welcome dito sa aking YouTube channel and today's vlog. Isang bagong-bago na pautangan online na naman yung nakita ko. At isi-share ko na naman sa inyo kung paano nga ba ito magpautang, kung okay ba na pwede natin i-consider na utangan. Kasi ayon nga sa kanilang loan app, ay merong 120 to hanggang 360 days na loan terms or hanggang 12 months daw itong loan terms. Low interest rate daw at security assurance. Kaya bubusisihin ko na naman yung loan app na ito. Pero bago ang lahat nga, may good news po ako sa inyo kasi every Saturday namimili po ako ng tatlo na mabibigyan ng cash at every 25th of the month naman nagpapa-giveaway din tayo ng cellphone. At para kayo ay makasali nga dito, i-comment mo kung ano yung napanood mo nga sa video na ito, i-like yung video, i-share at huwag kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka nga sa next video na upload natin at maging updated ka sa announcement ng ating cash and cellphone giveaways. So yun na mga beshies, Pondo Cash yung pag-usapan natin. So i-download lang natin ito sa i-open nga natin ito at kung makikita nyo, Pondo Cash would like to send you notification, allow lang. At hanggang 50,000 pesos nga daw yung pwedeng mahiram. Then please input your mobile phone number to continue and if you continue, you'll agree to the terms and condition at yung privacy policy. Ito at ilalagay lang ulit natin yung one-time password na sinend nga ng Pondo Cash sa ating mobile number. So mag-create nga lang ulit tayo ng ating password. So ito nga, kailangan nating sagutan itong personal information. Education, married, tas yung complete address naman natin mga beshies. Then, how many bank account do you have? Kailangan nating masagutan ang mga ito. Next nga lang natin, industry, monthly income, length of service, kailangan nating masagutan ang mga ito. Payroll period, yung payday, company location, detailed address, yung company name, at yung company contact. So itong mga nakikita nyo ulit mga beshies na infos na nilalagay ko dito ay hindi talaga ito yung personal information ko, okay? So pinapakita ko lang sa inyo pero pagkatapos nga ay in-erase ko naman yung mga ito, then nilalagay ko talaga yung information ko. Kasi nga po hindi ma-aprubahan talaga ang ating loan application kapag mali-mali yung ilagay natin na infos dito. Okay, so for example, company name is Sun Store. Ayan, and syempre yung address na naman ng ating company or kung saan tayo nagtatrabaho. And then select occupation, ano nga ba yung trabaho natin? Or ano nga ba yung trabaho mo? So next, your information will remain confidential. And personal references na tayo dito. After nga yung mga basis, kailangan natin mag-upload ng isang valid government ID. UMI driver's license, SSST, daw yung mga tinatanggap na ID. Pondo Cash would like to collect some of your details daw. So ayan, kailangan lang nating picturean nga yung ating valid government ID at make sure daw na malinaw yung pagpicture nyo nga din sa inyong valid government ID. So ilalagay nga lang natin dito yung ID number at yung first name or given name. Yung middle name may optional daw at yung last name or surname. So kailangan daw natin masagutan nga ang mga ito, di ba? Kasi hindi nga magpo-proceed nga ang ating loan application kapag may mga infos na hindi natin nasagutan. At meron pa itong face recognition or facial verification. So please look down slightly. So i-follow lang natin yung instruction na mababasa niyo din naman sa screen ng inyong mga cellphone. Please check if the information below is consistent with the one on your ID. So after that mga beshies, kailangan lang natin ilagay yung kung saan nyo gustong matanggap yung loan proceeds via bank or via e-wallets nga. So e-wallets nilagay ko mga beshies via GCash. At kung makita nyo dito nag-accounting and we're now evaluating your credit, it will only take us 20 seconds to do. Please make sure to not leave this page until the process is finished. So after mga beshies, after kong i-upload yung valid government ID ko, sagutan yung loan app na ito ay na-declined na naman yung loan application ko. So ngayon mga beshies, check ulit natin kung saan ba under itong Pondo Cash na loan app. So ayan, eto na. Under pala ito ng Empire Peak Lending, yung Pondo Cash. So andyan din sa baba, Empire Peak Lending Investors. So check ulit natin sa Securities and Exchange Commission kung may... Ayan, at upon checking dito mga beshies, meron ngang Empire Peak Lending Investor. So itong Pondo Cash na under ng Empire Peak Lending Investor ay registered nga sa Securities and Exchange Commission. Kaya lang,
Para sa akin kasi, hindi porket registered sa Securities and Exchange Commission ay okay utangan. Kasi napakarami yung mga loan app na lumalabas sa Google Play Store at sa App Store na registered siya talaga sa Securities and Exchange Commission, pero hindi naman sumusunod sa kung ano yung interest, kung ano yung processing fees na pinapataw ng Securities and Exchange Commission. Kaya, kahit meron ito sa Securities and Exchange Commission, ay hindi pa rin siya okay utangan. Kasi based on my experience, napakarami na talaga yung in-applyan ko na registered sa Securities and Exchange Commission, pero pagdating sa interest and processing fees nga ay napakalaki, which is taliwas sa kung ano yung pinapataw nga ng SEC pagdating sa interest and processing fees. At kapag nag-post due yung loan mo, magkano yung dapat na idadagdag lang nila na babayaran, diba? Check ulit tayo mga beshies dito sa CIC or Credit Information Corporation. And dito mga beshies, hindi ko nakita yung Peak Empire. Wala dito mga beshies. Sa SEC lang registered na itong Empire Peak Lending. So, hindi nga natin nakita dito sa EIC, itong Empire Peak Lending. So, yun nga, registered sa Securities and Exchange Commission, pero sa CIC wala. So, bali at least, share ko lang sa inyo para may idea lang din kayo. So, kung sakali na meron kayong experience dito sa Pondo Cash, it's either maganda man yan or hindi, sana ilagay nyo din po sa comment section para magkaroon din ako ng idea kung paano yung interest and processing fees, kasi nga po na-declined yung loan application ko and wala din akong makita na review sa loan app na ito. So, kung meron nga naka-experience sa inyo, na-approve ba ng inyong loan application, sana po i-comment nyo kung paano yung interest and processing fees nitong Pondo Cash. And registered nga daw kasi ito sa Securities and Exchange Commission. Ayo sabi ko nga, hindi porket registered sa SEC ay okay siya utangan. Kasi marami na akong na-encounter na registered sa SEC, pero hindi nga sumusunod sa interest and processing fees kung ano yung pinapatupad ng SEC, di ba? So, hindi pa rin siya okay utangan. So, yun lang mga beshies. At least, nagkaroon kayo ng idea kung ano yung possible nga na ma-encounter nyo dito sa Pondo Cash. Auto-reject na naman tayo dito mga beshies. So, yan. Anyway, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na ma-i-announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the link sa description at the comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk.